Hi guys! Welcome back for another video. And for today's video po, kung nakaraan nasabi ko sa inyo kung bakit ako hindi nakapaggawa ng video and sa pagkakatanda ko nabanggit ko po doon na isa po akong PWD or person with disabilities. And sa video ito, tuturuan ko kayo or bibigyan ko kayo ng tips kung paano makakuha ng PWD ID at booklet. Kung kayo man po ay may kapansanan or kung meron man po kayong kakilala na may kapansanan na hindi pa nakakakuha or hindi alam na pwede pala silang kumuha ng PW booklet, eto na po. Panoorin po ninyo ito para malaman ninyo kung kayo po ay qualified at pwedeng kumuha ng PWD. Actually, may iba-iba pong category ang PWD. At ilalagay ko na lang po dito sa screen natin yung picture ng mga tao na qualified for PWD. Paki-screenshot na lang po siya. At kung kayo man po ay nabibilang doon sa category yun, pwedeng-pwede po kayo kumuha ng PWD ID. Siyempre, kapag kukuha po tayo ng PWD ID, kailangan po natin ang mga requirements. Ano-ano nga po ba ang mga requirements natin? Unang-una, kailangan po natin ng isang medical certificate or medical abstract na galing po yan sa inyong doktor na katunayan na kayo po ay na-check up, na-suri, at napatunayan na kayo po ay qualified na kumuha ng PWD ID. Bali, sasabihin din po ninyo sa doktor na kung para saan ninyo gagamitin yung inyong medical certificate, sabihin nyo kaagad na gusto nyong kumuha ng PWD. And then, number two requirement po natin is barangay clearance. Ang barangay clearance po, nakukuha po natin yan sa kanya-kanyang barangay. So, bali sasabihin lang din po natin sa barangay natin na kayo po ay kukuha ng PWD ID para ma-specify po nila yung reason kung bakit po kayo kumukuha ng barangay clearance. Pangatlo, ang requirement po natin, meron po tayong one-by-one ID picture na hindi ko po alam kasi sa amin po dalawang piraso yung hiningi, 2 pieces, pero sa iba yata isa lang or sa iba mas marami, hindi ko po alam. Siguro magpaprint na lang po kayo ng medyo marami para sure lang po tayo. Actually, yun lang naman yung tatlong hinihingi. Saan ba po ba tayo pwedeng kumuha ng PWD ID? Ang PWD ID po, kinukuha po yan sa munisipyo or city hall. Pupunta po tayo sa DSWD office or kung meron man pong specific na office na pang PWD or PDAW, Department of Person with Disabilities yata, parang ganon or something, itanong nyo na lang po sa munisipyo kung saan pwede, pero doon po tayo pupunta. And then, i-make sure lang po natin na kompleto po yung ating mga requirements para ma-process po yan. Ang pag-process po niyan ay saglit lang. Depende po kung saan kayong munisipyo or kung saan kayong city hall. Pero kadalasan, submit lang yan kapag kumpleto po ang inyong requirements, i-interviewin po kayo ng officer po doon, officer in charge, and kung may available po doong doctor, i-interviewin din po kayo doon, i-check po lahat ng ating mga requirements. At kung okay na po sa kanila, kadalasan, hindi po lahat, kadalasan, mga 30 minutes lang or less, nakukuha na kaagad yung ID at PWD booklet. So, saan ba natin ginagamit ang PWD ID or PWD booklet? Actually, kagaya lang din yan ng senior. So, kung ano man po yung privilege ng isang senior, similar din po yan sa PWD ID. Unang-una, meron po tayong 20% na discount sa mga gamot na binibili natin. Pero make sure lang po na meron po tayong booklet ID at the same time meron po tayong reseta na nakapangalan sa atin para makapag-avail po tayo ng 20% discount. Meron din po tayong discount sa mga pagkain sa restaurant, sa mga fast food,
or kahit na yung mga stall lang na mga tindahan sa ng mga pagkain sa mga malls, nagbibigay din po sila ng discount. Depende po yun. Kasi minsan, merong 20%. Yung iba naman, parang may category siya na may 20%, may mga 5%, ganon. And at the same time, meron din po tayong discount sa mga piling produkto ng grocery. So, yun po yung mga privilege natin. And at the same time, may privilege din po tayo sa queuing ng mga pila. Halimbawa, pupunta po tayo ng isang government facility na kailangan natin magbayad or kailangan natin may asikasuhin, priority po tayo na tayo ay uunahin parang sa senior. Or di kaya naman, kagaya sa atin na maraming sumasakay ng MRT or LRT, alam naman po natin ang pila po dyan ay napakahaba, umaabot na po yan na mula taas hanggang baba, hanggang kalsada na, hanggang highway na. May privilege din po tayo na pwede na po tayong dumiretso doon. At sa mga bus, sa mga jeep, meron po tayong discount. Sa bus, meron din tayong privilege kasi kadalasan tayuan na yung mga bus o dahil rush hour, may privilege tayo na kapag PWD tayo or senior, yung first and second row nung upuan sa bus ay nakalaan para sa atin. So yun po yung mga privilege natin. Sayang naman kung qualified naman tayo, bakit hindi, 'di ba? And at the same time, meron din pong mga programa ang munisipyo, ang city hall para sa kagaya nating PWD. So yun, alamin lang po natin, punta lang po tayo sa kani-kanilang munisipyo at city hall para magtanong, para malaman pa natin kung meron pa silang mga additional requirements. Pero basically, yun lang po yung mga nabanggit ko sa inyo. And yun, sana po nakatulong sa inyo yung video ito kung paano kumuha ng isang PWD ID at booklet para naman magamit natin, kasi sayang talaga. Ginawa yan ng gobyerno para magamit ng mga kagaya natin. So, wag nating sasayangin. Kasi kadalasan lagi tayong nagreklamo na, naku, corrupt si ganito, ganito, ganyan, 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 nagreklamo tayo. Pero hindi natin alam na mayroon palang mga programa na pwede nating i-avail kagaya nito. Pero make sure lang po na yung mga dokumentong ipapasa natin ay original and at the same time, kasi uso ngayon yung mga fake, pinagawa lang dahil para lang makapag-avail. Wag na wag po natin gagawin yan dahil i-re-check po yan ng officer. And at the same time, may sarili pong doktor ang munisipyo at the same time city hall para i-check kung legit or kung totoo yung sinasabi natin or i-dineclare natin. So yun lang po, sana natutunan ninyo. Kung marami kayong natutunan, at sige na, go na! Kuha na ng PWD at ng magamit na natin. So, yun lang. Bye-bye!